Max, lakad ka ng lakad, Max. Come, come. Magandang araw, guys. Mga kanggan, gawa po ulit tayo ng putahe sa araw na ito. Isdang loro, curry, fish curry po ang gagawin natin. Hi, Max. Gisain na po natin sa mantika, siling haba, bawang, mint, siling pula, talbos ng kalamansi, yan po, at saka tanglad. Yan po ang ating, ito po yung isdang loro na ating gagamitin. Madami sa atin, hindi po mapansin sa isdang iyan, kaya gagawan po natin ng putahe. Ayan po, nilagyan ko na rin po ng counting fennel seeds yung ating putahe, yung ating pagigisa. So tignan po natin ang ating mga aromatics. Ilagay ang isda. Pagkalagay po ng isda, ayan po, ilagay na po ang curry powder. Ayan po, masarap po yan, yung may curry powder. Sama na po natin sa mixture na ating niluluto. Ang curry powder, kung makikita po ninyo, isariwang sariwa po ang ating mga isda. Isun na po natin ang kakang gata o purong gata ang ating ilalagay. Ayan po. At pagkatapos po ay mamaya po natin takpan. Ayan na po, may kumukulo na po. Hintayin lang po natin kumulo sa mahinang apoy ang ating putahe. Karamihan po sa isdang iyan ay sabi ay malansa, pero yan po'y nagawa na, magagawa natin ng paraan sa pamamagitan ng tamang balanse ng pagluluto na ating gagawin. Ayan po, sa mahinang apoy, atin pong niluluto ang ating putahe, ang fish curry na luro. Ibaba po natin ng konti ang ating sauce. Ako po'y pag naglagay ng gata ay hindi na po ako nagtatakip ng kawali dahil nagiging kulay brown ng kulay nung ano, ang pangit po ng kulay pagka tinatakpan. Umiibabaw po, nag-split po yung gata doon sa tubig, sa pinaka tubig nung isda. Kaya po ay pag naglagay po ako ng gata ay hindi na po ako nagtatakip. Yan po yung napakasarap. Kadamihan hindi sa atin pinapansin itong ganitong klaseng isda, kasi daw po ang sabi ay napakalansa. At ito po yung murang-mura lang. Mura lang po ang cost nito. Balance po natin ang lasa, asin, paminta, alalay lang po sa paglalagay ng tamang panlasa sa ating putahe. Husky, until next time mga kaanggan, guys, sa aking kasunod na video. Husky, yung kinakain mo, ha?